Kumusta muli mga bata? Ngayon naman ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pabula. Alam mo ba kung ano ang pabula? Tara't ating pag-aralan kung ano ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitikan kung saan ang mga tauhan ng kwento ay may mga hayop o mga bagay na walang buhay. So, imbes na tao ang mga karakter na ginagamit natin sa kwento, ito ay mga hayop o mga bagay na walang buhay. Sila ay kumikilos, nagsasalita, at nag-aasal na parang mga tao. Nagtuturo ito ng moral na aral sa pamamagitan ng maikling kwento. Pagkatapos natin talakayin ng isang maikling kwento or pabula, nais kong alamin ninyo kung ano yung mga dapat nating matutunang moral na aral doon sa kwento. Ang mga tauhan ng kwentong ito or ng pabula ay may kanya-kanyang katangian na kumakatawan sa kilos at pag-uugali ng isang tao. Meron tayong mga elemento sa paggawa ng pabula. Ang una, kapag ikaw ay makakabasa ng isang pabula, makikita mo na ang mga tauhan ay mga hayop. Kadalasan, ang mga karakter sa kwento na ito ay mga hayop o mga bagay na walang buhay na nagpapakita ng katangian ng tao. Tulad ng kasakiman, kabutihan, katalinuhan, at katapangan. Pangalawang elemento ng pabula ay ang tagpuan. Ito ay ang lugar kung saan nagaganap o naganap ang mga pangyayari sa kwento. Maaring ito'y sa kagubatan, sa palaisdaan, sa dagat, sa tubig. Nakadepende iyon. Yun ang tinatawag nating tagpuan. Bukod sa tagpuan, ang pangatlong elemento ay ang banghay. Ito naman yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento na karaniwan ay mayroong isang suliranin o hamon na kinakaharap ang mga tauhan natin sa pabula. Na katulad din ng kinakaharap ng isang ordinaryong tao. Pang-apat, ang pabula ay laging may aral. Ito ang pangunahing layunin ng pabula, makapaghatid ng moral na aral sa mga mambabasa ng istorya or ng isang kwento. Nagbibigay ito ng mga moral na aral, pagkaminsan ay payo. Panglima ay yung pangwakas na aral. Ito nagbibigay ng kahulugan sa kwento at naglalayong magbigay ng pangwakas na aral o payo sa mambabasa. Ito ay karaniwang, since pangwakas siya, na karaniwang nakasaad sa huling bahagi ng pabula. So, iyon ang mga elemento ng pabula. Nandoon ang mga tauhan, ang tagpuan, ang aral, ang pagbabanghay, maging ang pangwakas na aral. Yun ang bumubuo. Alamin natin sa pamamagitan ng isang pabula na ito, ang aral na makukuha natin. Alamin din natin ang tagpuan, maging ang mga karakter or mga tauhan sa ating kwento. Handa na ba kayo? Basahin natin yung pabula. Ang pamagat ng pabula ay problema sa basura. Problema sa pamayanan ang tambak na basura. Nagiging marumi at mabaho ang paligid. Maraming mga hayop at iba pang nabubuhay sa lupa ang nagkakasakit at namamatay. Dahil dito ay ipinatawag ni Haring Leon ang mga leader sa kanyang nasasakupan. Magandang araw, mahal na hari.
Epektibo pang solusyon sa problemang iyan ang paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at hindi nabubulok, ang sabi ni Tigre. Ang nabubulok gaya ng sirang pagkain, balat ng gulay, at prutas ay ibaon natin sa lupa. Ganon din ang mga gawin natin sa mga tuyong dahon, sanga at tangkay. Maganda ang payo mo, Tigre. Magiging pataba sa lupa ang mga basurang iyan, sabi ni Leon. Ano naman kaya ang gagawin natin sa mga basurang hindi nabubulok? Tanong ni Agila. Magandang tanong iyan, Agila. Ang mga latang walang laman, bakal, basag na salamin, plastic, at boteng hindi nabubulok ay ibenta natin sa junk shop. Magandang proyekto ito para magkaroon ng dagdag kita ang iba pang mga hayop sa kaharian. Maganda ang sinabi ninyo. Salamat sa inyong lahat. Bumalik na kayo sa inyong munting kaharian. Magsimula na kayo maglinis at magbukod ng mga basura. Sabihin na sa lahat ng inyong nasasakupan na maglagay ng 2 basurahan. Magpapalagay din ako ng mga basurahan para sa nabubulok at di nabubulok sa lahat ng daanan sa kaharian. Bilisan ninyo ang pagkilos para maiwasan ang pagkakasakit at pagkamatay ng mga hayop at iba pang nabubuhay sa kalupaan. Maraming salamat din po, Haring Leon. Maaasahan po ninyo ang aming mabilis na aksyon para maging malinis ang buong kaharian. Ayan, pag-usapan na natin. Sa pabula na ating binasa, sino-sino ang mga tauhan na nandoon? May makakapagsabi ba kung sino-sino? Isa-isahin natin. Nabanggit sa pabula ang Haring Leon. Tama, siya ang namumuno sa buong kagubatan. Sumunod naman ay ang tigre. At ang huli ay ang agila. Sila ang pangunahing karakter o tauuhan sa binasa nating pabula. Saan naganap ang pag-uusap ng ating mga tauhan? Saan nga ba? Tama, sa kagupatan kung nasaan ang kanilang kaharian. Ang susunod kong tanong, ano naman ang natutunan mo sa kwento? Kanya-kanya tayo, ano, nang natutuhan, nakakuha tayo ng mga aral doon na pwede nating gawin o isabuhay. Ano-ano yung mga yun? Ano mga halimbawa ng mga basura maaari nating ilagay sa nabubulok at di nabubulok? Naisip mo na ba na yung suggestion ni Tigre ay maaari mong gawin? Ang sabi niya, pag-iwahiwalayin natin ang mga basura. Pero paano mo gagawin? Alam mo ba kung ano yung mga nabubulok at di nabubulok na klase ng basura para mapaghiwalay natin sila? Tama, kung ang tinutukoy mo yung mga basurang nabubulok tulad ng sinabi ni Tigre na tuyong dahon, mga pinagkainan, lahat ng pwedeng ma-decompose, pwede natin siyang ilagay daw sa ilalim ng lupa para maging pataba. Ayun, gustong-gusto ng mga halaman yon kasi nagiging parte sila ng lupa at nagiging malusog ang lupa. Kapag malusog ang lupa, malusog din ang mga halaman. Ano naman daw ang naging solusyon doon sa mga di nabubulok? Pwede daw siyang ibenta sa junk shop. Mahusay. Sa paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura, kailangan mong suriin ang bawat material na paghihiwalayin mo o basura. Nasabi na dun sa example natin, ano ba yung mga nabubulok at mga di nabubulok? Magsanay pa tayo. Tignan ko kung saan ninyo ilalagay ang mga basurang halimbawa ko dito.
Balat ng saging, saan ko to itatapon? Sa nabubulok ba o di nabubulok? Tama, dapat siya ay ilagay o ito ay ilagay sa nabubulok. Susunod naman, lata ng soft drinks. Saan ko siya ilalagay? Sa nabubulok ba o di nabubulok? Mahusay! Sa di nabubulok, pwede natin siyang ibenta, ano? Pinagkainan, katulad ng tinik ng isda, buto ng manok, saan ko to itatapon? Sa nabubulok ba o di nabubulok? Tama ulit, sa nabubulok. Ang mga plastic na katulad nito, saan ko siya ilalagay? Sa nabubulok ba o di nabubulok na basurahan? Tama ulit, sa di nabubulok. Ang mga karton, papel, katulad nito, saan ko siya ilalagay? Sa nabubulok ba o di nabubulok na basurahan? Tumpak sa di nabubulok. Pwede natin siyang pagkakitaan. At ang mga katulad nitong basura, balat ng itlog, pinagbalat ang gulay, saan ko to ilalagay? Saan ko to itatapon? Sa nabubulok ba o di nabubulok? Tama! Sa nabubulok, kasama ng mga pinagkainan. Ngayong alam mo na kung paano pag-iwahiwalayin ang mga basura, sa tingin ko ay handa ka na nagawin nito sa inyong bahay. Kailangan i-apply natin or gawin natin kung ano yung natutunan natin sa araw na ito. Nung sa gayon, mailigtas natin ang ating kapwa sa kapahamakan maging ang ating mundo na tinitirahan. Kapag malinis ang ating paligid at hindi siya punong-puno ng polusyon, makakapamuhay tayo ng maayos. So, ang aral naman na makukuha natin, tinanong ko kayo kanina kung ano yung mga aral na makukuha natin dun sa pabula na ating ginamit or binasa. Malalaman na laman natin na ang disiplina ang pangunahing kasanayan para mapanatili natin ang kalinisan ng paligid. Kapag kasi walang disiplina ang mga tao, kung saan lang sila nagtatapo ng basura, bumabara yun sa mga kanal kapag umulan ng malakas, maaaring magkaroon ng baha. Kapag naman itinapon nila ang kanilang basura sa kahit na anong klase ng anyo ng tubig na meron tayo dito sa mundo, katulad ng ilog, ng sapa, ng lawa, ng dagat, karagatan, aakalain ng mga hayop na yun ay pagkain. Pagkatapos pag kinain nila, yung katulad ng mga plastic, pwede yun makasama sa kanila at pwede silang mamatay ng dahil doon. Kaya ang pangunahing talaga natin dapat maintindihan at makasanayan ay ang disiplina. Katulad ng sinabi ko, tinuro na natin o tinuro ko na kung paano paghihiwa-hiwalayin ang nabubulok sa di nabubulok, ang gagawin mo na lang ay i-apply o gawin iyon sa inyong bahay. Ano pa yung mga aral na pwede natin makuha dun sa pabula? Yung pagkakaisa, siyang magbubuklod sa atin na maging matagumpay. Doon ba sa ating pabula, nag-away ba ang agila, ang tigre sa pagbibigay nila ng kanilang suhastyon? Hindi, di ba? Nakikinig ang hari sa lahat ng suhastyon na binibigay ng kanyang nasasakupan. At doon, nagkakasundo sila. At nag-lead or naging bunga ng kanilang pagkakasundo
nagkaroon sila ng pagkakaisa na gawin kung ano yung kanilang napag-usapan. Sa mga bagay na ito, hindi natin kailangan mag-away. Lagi nating tandaan na makinig muna tayo sa kung ano ang suwestiyon ng iba para kung yun di ka man sang-ayon doon, maaari mo rin naman sabihin kung ano yung nais mo sa magalang na paraan at pagkaisahan kung ano dapat na pagkasunduan. At ang huli, sa ating pabula, ang ating sarili ang dapat na pagsimula ng pagkilos. Hindi ang kapitbahay mo, hindi ang kalaro mo, hindi ang ibang tao, kundi ikaw. Sa'yo magsisimula ang pagkilos. Pag wala kang ginawa pagkatapos mong malaman kung ano ang tama, tama mong gawin at dapat mong gawin, wala rin mangyayari. Kaya ang pinakamalaking kalaban natin ay ang ating sarili. Kailangan muna natin talagang buksan ang ating isip upang maintindihan natin ang higit na mahalaga. Iyan ang tatlong bagay na nakuha natin sa pabula. At katulad ng mga elemento na tapos natin, nalaman natin kung saan ang tagpuan, sino ang mga tauhan ng ating kwento, paano nagkasunod-sunod ang mga pangyayari, at ano yung mga aral na higit sa lahat pinaka-importante na nakuha natin sa pabula. Huwag kakalimutan, i-apply kung ano ang natutunan. Pag-iwahiwalayin natin ang ating mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Hanggang sa muli, paalam mga bata!